Ethiopia. Hello mga dyan mga Remax. Ay, ito. Baka mangyari sa motor ninyo. NMAX version 2. 20, anong model to bas? 2021 model na NMAX version 2. Ayan, puputol siya ng fuse. Now, 7.5. Baka mangyari sa mga motor ninyo, yung 7.5 yung pinaka-ignition. So, ito ka nakikita nyo, marami na siyang wire. Tinetesting muna kasi namin. Ito. Nagtetest kami kasi once na isusi mo siya, nagpuputol ng fuse. Ito nga yung 7.5 ng ignition. So, ginawa namin, din-raise namin. Ito kung nakikita nyo, abad na siya. Tinanggal na namin yung mga socket dito. By the way, yung ignition niya pala, ito yung 7.5. Ito yung sa mga accessories. Siya yung nagsusupply ng supply sa accessories wire, yung kulay brown. So yun niya, pagka sinusi mo siya, napuputol, sabihin, merong grounded na wire. So tinignan namin, unang-una, itong busina, kasi ito lang yung nakabit ni Pusing mula nung pagkabago. Tinanggal na namin siya. Ito, tinanggal na namin yung linya mula sa battery. Ganun pa rin. So pinasakit yung ulo namin. Ito yung charger niya, tinanggal na rin namin sakit. Pag sinusi mo, napuputol pa rin yung fuse na 7.5 nga yung sa ignition. Ito siya, nagbiling niya sa ayan. So yun, tinanggal namin pati yung sa module ng kanyang ABS. Ganun pa rin, napuputol. Sa ECU, tinugot din namin yung mga wire. Ito nga, sa likod pati dito, tinanggalan namin lahat ng mga nakakabit sa throttle body, ignition, yung pinaka-pump niya, TPS, tinanggal na. So, sa madalit sabi, sumakit ang ulo namin, nagpuputol pa rin ng fuse. Baka nga mangyari sa motor ninyo, at least meron kayo idea. So ito, habang tinitingnan namin yung harness, babaklasin na sana namin. Dito sa may pinaka-leg niya, ito yung manubela niya. Yan. Ito tinanggal na paghila ko nitong clip. So pagkita ko, yung wire pala dito. Ayan, dito ba, palipit yung aran. Ayun, may sunog pala dito, nakatigit sa kanyang body. So ayusin muna natin to. And then check natin kung hindi na magpuputol ng fuse. Possible dito lang siya. So pag nais namin, ipapakita ko sa inyo na okay na. Para kung mangyari nga sa motor ninyo, ignition, maraming pwedeng pagalingan to. Pero isa ito sa mga dahilan. Dahil nga medyo kinakalawang na rin yung chassis ni Bossing, nalitigit pa yung mga wire. Ayan, pak. Ayusin muna namin and then testing, pakita ko sa inyo kung okay na. Balikan ko ulit yung mga Remax. At tayo magpapatuloy mga Remax. So ito si Eran. Ayan, ayan, pangit na Eran. Kinonekta na niya yung brown wire. So ito nga yung kadugtong ng accessories na nakatigit dito sa ating body. Kita mo yan yung body na kinakalawa. So dito yun, meron siyang maitim-itim. It's an indication na nagkakaroon siya ng spark. So ito nga, inayos na ni Aaron, dinugtungan. Pero iayos pa natin ito, mabalutan pa natin para mas safe. Then ito na nga yung fuse niya. Nilagyan muna natin ng jumper ang samantala, pero may bago si Bossing. Kakabit natin yung bago. Nasaan Bossing yung bago mo na fuse? So ito nga yung bago niya, original. Pero samantala, ligyan mo natin ng pag mag-test kayo, kahit yung isang hibla lang ito, isang hibla lang ng wire, para ma-check muna natin. So kinabit na namin lahat. Ito yung charger niya, yung panel, socket, tsaka yung dito sa likod, lahat kinabit na namin lahat. Yan, pati yung mga sa throttle body, lahat nakabit na. So, testing na natin. Okay na rin mga fuse. So, ito, susi. Press and then susi. Tignan natin kung... So, ayan. Nagkaroon na siya ng panel. Gagana na lahat ng accessories. Tapos, ito yung fuse niya. Hindi na siya nagpuputol. Bali, yung fuse nga niya is 7.5 dito sa ignition. Yung napuputol.
So ayun, ang naging problema sa kanyang harness, sa body nakadikit. Naliligo, gasgas yung pinakabalot niya. So start natin, kanina ayaw niya talaga mag-alot ng panel. Sisunsin mo na puputol na agad yung fuse. So ito, start natin. Yan, nag-start na, kaya nalim natin. So ito, may check engine to. I-raise na lang natin sa gamit yung diagnostic hose para mawala at mabalik siya dati. So yun lang mga ka-repax, baka mangyari sa mga motor ninyo. Maraming pwedeng posible, hindi lang to. Isang dahil lang to kung bakit siya nagpuputol ng fuse niya, yung 7.5 ng ignition. So sana makatulong ko sa inyo sa mga magdi-DIY. Pero kung hindi kaya, siyempre dalhin natin sa mga nakakaintindi talaga. At so kung nagustuhan nyo yung video na to, please subscribe my YouTube channel at saka follow nyo yung aking Facebook page, Renbert211 Motovlog. So yun lang, maraming salamat. Opa!